Mama, ito po yung pagkain. Kumain na po kayo. Wala akong gana kumain. Pero mama, kanina pa po kayo hindi kumakain. Ito po oh, pinaganda ko po kayo ng tinapay na may bacon sandwich spread. Nagtimpla din po ako ng strawberry juice para... Sinabi ko na nga wala akong gana kumain eh! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Natutulog na ba ang anak natin? Oo, Enrico. Bago ko umalis sa kwarto niya, sinigurado ko na tulog na si Marivic. Ang bilis lumaki ng anak natin, oh. Oo nga eh. Parang kailan lang nung napunta siya sa atin, no? Ang liit-liit niya pa nun. Ngayon, 4 na taon na siya. Alam mo po rin, biyayang maituturing yang si Marivic sa buhay natin. Sa totoo lang, hopeless na ako nung malaman kong baog ako. Pero nung dumating siya sa atin, nagbago ang pananaw ko sa buhay. May dalang himalayang batang yan. Buti na rin yung binenta siya sa atin ng mama niya, no? At least, gumanda pa yung buhay ng bata sa atin. Pero, alam mo po rin, hindi ko lubos na may isip na merong isang ina na masisikmura niyang ibenta ang anak niya sa halagang 1,500 pesos. Isko, siguro bunga ng kahirapan, di ba? Eh, nasa na kaya si Shirley? Sana naman huwag niyang bawiin yung anak niya sa atin. Ay, hindi na niya mababawi pa si Marivic. Kasi legalan nating inampo ng bata. Apelyedo ko na ang ginagamit niya. Wala nang habol si Shirley. At saka, hindi na rin naman alam ni Shirley kung saan tayo nakatira eh. Puring, iniisip ko, paano natin sasabihin kay Marivic ang totoo? Na ambo natin siya. May panahon naman para dyan eh. Pero maganda pa lang na sabihin na natin habang bata pa siya. Para paglaki niya, di siya magagalit sa atin, di ba? O kaya magtatanim ng sama ng loob. Eh, paano kung hanapin niya ang mama niya paglaki niya? Enrico, ihanda na natin yung sarili natin na pagdating ng araw, hahanapin niya talaga yung totoo niyang magulang. Sana makita pa ni Marivic na buhay ang totoo niyang ina sa Iloilo. Basta Enrico, sa ngayon, pakita tsaka paramdam natin sa anak natin na mahal natin siya. Na kaya nating maging magulang sa kanya kahit hindi natin siya kadugo. Tama ka po rin. Asikasuhin na lang natin kung paano natin siya mapapalaki ng maayos. Handa ng almusal, Enrico, Marivic. Pumunta na kayo dito. Sandali lang po, Mama. Nagbibihis pa po ako ng uniform. Enrico, nagbihis ka na ba? Baka malay tayo niyan, 4:30 na. Alas 6 yung pasok namin ni Marivic sa eskwelahan. Oh, eto na ako. Oh, anong almusal? Ayan, tosilog. Upo ka na. Nandito na po ako, Mama. Anong oras ka pala natulog, mahal? Bago kasi ako matulog, eh, nakita pa kitang babad na babad sa computer. Alas 11 pa lang natulog na ako. Tinapos ko lang kasi yung mga lesson plan ko eh. Naku, 4 na oras lang pa lang tulog mo. Ay. Eh, baka humina ang resistensya mo niyan. Kamag-alala, Enrico. Umiinom naman ako ng mga vitamins eh. Mama, Papa, sa Saturday na po yung bigayan ng cards namin. Sino pong pupunta sa inyo? Ay, naku, anak. Sa Sabado din yung team building ng lahat ng empleyado ng PhilPost sa Tagaytay. Kasama ako dun. Marivic, baby, hindi ako makaka-attend. Sorry.
Ako na lang aaten ng PTA meeting, ha? Total, doon naman ako nagtuturo eh. At saka close ko naman yung advisor mong si Mrs. Balatayo. Kaya pwede kong kunin yung card mo anytime. Basta anak, pagkatapos ng PTA meeting ng advisory class ko, lilipat ako sa klase nyo, ha? Opo, Mama. Enrico, doon nga pala sa team building nyo, ilang araw ba yan? Ah, 2 days lang. Babalik na ako dito sa Sunday ng gabi. Ganun ba? Sige, buti yun at alam ko kung anong oras ka uuwi para maipaghinda kita ng masarap na hapunan. Ingat ka dun, mahal, ha? Oo naman, mahal. Ikaw, baby, kumusta naman ang studies mo, ha? Okay naman po. Kaso, hindi po ako kasali sa top 10. Qualifier lang daw po ako. Anak, okay lang yun. Bawi ka na lang sa second grading, ha? Di bale, mas tututukan kita sa pag-aaral mo. Sa second grading, mapapasama ka na sa top 10, ha? Basta, Marivic, mag-aral ka lang ng mabuti, ha? Kami ng mama mo ang gawin mong inspirasyon. Opo, Mama, Papa. Inaway po kasi ako ng mga kaklase ko. Eh, sino kaklase ang umaway sa'yo? Sabihin mo kay Mama. Sina Bobot at Jules po. Tinutokso po nila akong ampon. Hindi nyo raw po ako tunay na anak. Ganun ba? Ampon po ba ako, Ma? Anak, huwag mong isipin yung tinutokso sa'yo ng mga kaklase mo. Hindi ka ampon, ha? Anak kita, yung mga nanunokso sa'yo, wala lang magawa yung mga batang yan. Wala lang silang maitokso sa'yo kasi matalino ka, tas maganda. Kaya kung ano-ano na lang na bagay ang naiisip nilang itokso sa'yo. Mama! Anak, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko yung mga kaklase mo nang bubuli sa'yo, ha? Basta ikaw, Marivic, huwag mo na silang patulan, ha? Isumbong mo sila lagi sa akin. Ako nang bahala. Opo, Mama. Oh, Puring, bakit hindi ka pa natutulog? May problema ka ba? Enrico. Enrico, iniisip ko lang yung anak natin eh. Bakit? Anong problema ni Marivic? Si Marivic, palaging napapaaway sa school nila. Paano ba naman kasi yung pamangkin ni Mrs. Lopez na si Jules? Tinutuksong ampun yung anak natin. Nakausap na ba si Mrs. Lopez? Oo. Sabi niya, pagsasabihan niya daw yung pamangkin niya eh. Pero hindi malalaman ng mga bata na ampon si Marivic kung hindi rin galing sa matatanda, di ba? Isa si Mrs. Lopez sa nakakaalam na nag-ampon tayo ng bata. Kaya nga nagbabalak na akong ilipat si Marivic ng ibang school. Dahil karamihan sa mga kasamahan kong teacher sa school, alam yung kwento ng anak natin. Mabuti pa nga. Para naman may iba ang paligid ng anak natin. Ay. Pero po rin, nagtatanong na ba si Marivic tungkol doon? Yun nga eh. Madalas niyang tinatanong sa akin kung ampun lang daw ba siya o kung tunay ba siyang anak. Pag sinabi kong tunay natin siyang anak, nagtatanong na naman siya kung bakit halos lahat ng kaklase niya tinutukso siyang ampun. Enrico, paano kung sabihin na natin kay Marivic yung totoo? Baka naman masyak ang bata. 8 years old pa lang si Marivic. Siguro mas maganda kung malaman niya ang totoo pag 10 years old na siya pataas. Enrico, sa totoo lang naaawa ako sa anak natin eh. Kaya nga, mas kinakailangan ni Marivic ang kalinga at atensyon natin. Para oras na malaman niya ang totoo. Madali na niyang matatanggap. Puring, ang anak natin. Teka, babangon lang ako. Hindi po kasi ako makatulog doon sa kwarto ko. Pwede po ba akong matulog dito? Oo naman, halika anak, pasok ka ha. Oh, sige. Dito ka sa gitna namin mahiga. Mama, Papa. Makakatulog ka na ng mahimbing. Mama, Papa, salamat po ah. Basta anak, palagi mong tatandaan. Mahal ka namin kaya magpapakabait ka ha.
Opo, mama. Opo, papa. Tara, matulog na tayo. May pasok pa tayo bukas. Hello, Puring. Nasaan ka na? Tuloy ba yung kain natin ngayong gabi? Oo, bawi na ako. O, eto nga, oh. Naglalakad na ako sa tapat ng Legazpi Tower, dito sa May Rojas Boulevard. Pasakay na ng pedicab. Sandali, mahal, ha? Boss, hiatid mo ako sa Taft. Sige, sir. Walang problema po. Hello. Nakasakay na ako ngayon ng pedicab, mahal. Nga pala, Enrico. Pagdating mo pala sa school, dumiretso ka muna sa principal's office, ha? Itong si Marivic napaaway na naman, eh. Ha? Bakit naman siya napaaway? Inapikon na yung anak mo, kaya hinampas niya ng payong yung kaklase niya. Nasugatan, kaya kailangan natin ipagamot. Nakausap po na naman yung nanay ng kaklase niya. Kahit sila na lang daw yung magpagamot, basta magbigay na lang tayo ng pera. Sige. Bigyan mo na lang ng pera. Para matuloy na yung family dinner ngayong gabi. Pero, kumusta naman ang anak natin? Ayos naman ba? Ayos na. Humingi na rin ako ng sorry dun sa kaklase niya. Mabuti yun. Enrico, hintayin ka na namin yung Marivic dito sa principal's office, ha? Para makausap tayo ni Mrs. Orbito. Pagkatapos, tsaka na lang tayo kumain, ha? Sure. Sige na, mahal ko. Ibababa ko na to. Mahal, ingat. Boss, baka pwede ibaba mo na ako mismo sa LRT station sa may Vito Cruz. Sige boss, walang problema po. Boss, umiwas ka! Babangga sa atin yung kotse! Parating na yung doktor. Papa! Umalis lang sa saglit. Ano bang nangyari sa'yo, Enrico, ha? Namangga yung kotse. Yung sinasakyan kong pedicab. Doon sa may FB Harrison. Papa! Baby ko. Diyos ko, Enrico. Huwag kang umiyak. Kakaaya ko to. Kagaling din ako. Papa. Tahana. Enrico. Enrico, hindi ko alam ang gagawin ko pag nawala ka. Kaya huwag mo kami iwan. Papa. Huwag mo kami iwan, Enrico. Hindi ko kayo iiwan. Papa! Ang papa mo! Wala na! Ang papa mo na! Papa!
Enrico, bakit mo ko iniwan? Bakit? Diyos ko! Diyos ko, bakit yung kinuha sa akin yung asawa ko? Anong kasalanan namin para gawin nyo sa amin? Bakit? Mama? Marami ka nakalinga dito. Mama? Hindi na po mababalik si Papa? Oh, anak, hindi na mababalik si Papa mo. Paano na po tayo, Mama? Anak, huwag kang mag-alala. Nandito pa naman si Mama. Aalagaan kita. Mamahalin kita. Hindi kita iiwan, ha? Tandaan mo yan, anak. Mama, mamimiss ko po si Papa. Anak, alam ko nasasaktan ka rin katulad ko. Pero kailangan natin siguro tanggapin yun ang yan. Mama, hindi po ako makatulog. Anak, simula sa gabing ito, magkatabi na tayong matutulog para hindi ka na malulungkot, ha? I love you po, Mama. I love you din, anak. Mama, okay lang po ba kayo? Kumain ka na lang muna. Mama, iniisip niyo pa rin po siguro si Papa hanggang ngayon. Siya nga po pala, Mama. Si Mrs. Orbito po, kinukumusta po kayo. Tinatanong po niya kung bakit hindi raw po kayo pumapasok sa school. Ma, hindi na po ba kayo papasok sa school? Pwede ba, Marivic? Tumahimik ka na muna. Ang ingay mo eh. Kumain ka na lang dyan. Mama? Hindi ka ba tatahimik? Ayoko nang maingay dito sa bahay. Ayoko nang tanong ng tanong. At huwag na huwag mong mababanggit sa akin yung papa mo kasi nasa stress lang ako. Opo, Mama. Ito po yung pagkain. Kumain na po kayo. Wala akong gana kumain. Pero Mama, kanina pa po kayo hindi kumakain. Ito po oh, pinaganda ko po kayo ng tinapay na may bacon sandwich spread. Nagtimpla din po ako ng strawberry juice para... Sinabi ko na nga wala akong gana kumain eh! Marivic! Anak, sorry na sugatan ka ba, ha? Sorry kung natabi ka ni Mama. Naku, buti hindi ka nasugatan. Sorry, anak, sorry. Sorry, anak, hindi ako galit sa'yo. Huwag ka na magalit kay Mama, tahan na. Ako na lang maglilinis nito, anak, sorry. Anak, naalala ko lang kasi yung papa mo. Hindi ko pa rin matanggap na hanggang ngayon wala na siya. Anak, ang sakit kasi. Ang sakit kasi ng pagkawala niya. Baby, patawarin mo mo, ha? Opo, Mama. Tahan ka na. Anak, hindi na tumawa ulit. Sorry. Ma, kumain na po kayo. Hindi niyo po ba gusto yung niluto ko? Wala akong gana kumain, anak. Ma, tignan niyo naman po yung sarili niyo. Ang payat-payat niyo na po. Ma, may problema po ba kayo sa trabaho niyo? Nag-resign na ako sa trabaho ko. Eh kung ganun po, eh paano na po tayo niyan? Sana po tayo kukuha ng pera pang gasto sa araw-araw. Ewan ko, anak, bahala na. Ma, napapansin ko po sa inyo simula nung namatay si Papa. Eh, nagpapabaya na po kayo sa sarili nyo at sa akin. Hindi pa rin po ba kayo nakakapag-move on hanggang ngayon? Ma, 5 years na pong wala si Papa.
Hindi ko na kaya marimik. Ayoko, nasukuha na ako. Man naman, huwag naman po kayong ganyan. Pakiusap, lakasan niyo naman po yung loob niyo, ma. Marimik, anak. Nandito naman po ako para magpalakas ng loob niyo eh. Tutulungan ko po kayo makabangon. Paano mo yung nasasabi yan? Bata ka pa. Siguro nga po, 13 lang ako. Pero iba na po yung pag-iisip ko ngayon, ma. Simula po nung namatay si Papa, nagbago na po yung pananaw ko sa buhay. Na kailangan ko pong maging matured para makaagapay po niyo. Anak, patuwarin mo ako, ha? Patuwarin mo ako kung naging pabayo ako simula nung namatay yung Papa mo. Ma, wala po kayong kasalanan sa akin. At naiintindihan ko po yung kalagayan niyo. Pero ma, kailangan nating magbalik loob sa Diyos. Para matulungan niya tayo makabangon sa pagsubok na to sa buhay natin. Anak, ibang klase ka. Kanino ka ba nagmana, ha? Siyempre po, sa inyo. Kaya nga po, gusto ko rin maging teacher paglaki ko eh. Ma, tahan na po. Teka, himasin ko po yung likod niyo para mahimasmasan kayo. Ayan po. Anak, salamat. Maraming salamat kasi lagi ka andyan. Marivic, anak, pwede ba kitang makausap? Ano po ba yung pag-uusapan natin, ma? Meron sana akong ipagtatapat sa'yo eh. Tungkol sa tunay mong pagkatao. Ano pong meron dun? Natatandaan mo ba yung madalas na itukso sa'yo nung iba mong kaklase nung bata ka? Anak, totoo yun. Totoong ampon nyo lang po ako? Oo, anak. Anak, sorry kung ngayon ko lang napagdaman sa'yo. Hindi ko naman gustong isikreto yun eh, ng habang buhay. Ngayon ko lang sinabi kasi alam ko, may sapat ka ng pangunawa sa mga bagay-bagay. Anak, huwag sanang magagalit sa akin, ha? Hindi po, ma. Hindi po ako nagagalit sa'yo. Kasi minahal niyo rin naman po ako ni Papa bilang tunay niyong anak eh. Dapat nga po ako mag-thank you sa inyo ni Papa. Anak, pero ma, sino po ba yung tunay kong mga magulang? At paano po ako napunta sa inyo? Anak, sa Iloilo pa kami nakatira ng Papa mo. Hindi kami magkaanak-anak noon kasi nalaman namin sa doktor na baog ang Papa mo. Tiyempo naman nakilala namin yung mama mo. Shirley yung pangalan niya. At dahil sa kahirapan ng buhay, ibinenta ka niya sa amin. At yun nga anak, pinili ka namin at inampon ka namin ng legal sa tulong ng lolo mo na isang abogado. Simula noon, pinalaki ka na namin at inari bilang anak namin. Ma, may balita pa po ba kayo sa totoo kong nanay? Anak, pasensya ka na wala ni. Pagkaampo namin sa'yo, dito na kami sa Maynila, tumira. Hindi na namin nakita pa si Shirley. Ganun po ba? Anak, may bala ka bang hanapin yung totoo mong nanay? Huwag ka mag-alala, tutulong kita. Hindi na po, ma. Ayos na po sa akin kahit na hindi ko na makita yung totoo kong nanay. Kasi ma, para po sa akin, kayo lang po ni Papa ang the best parents na niregalo sa akin ni Lord. Ma, buti naman at naisipan niyo pong mag-picnic tayo dito sa Quezon City Circle. Naisip ko to para malibang naman tayo. Puro na lang kasi ako trabaho eh. Ikaw, puro ka naman pag-aaral. Tutok na tutok ka. Ngayon lang ulit tayo nag-banding simula nang namatay ang Papa mo. Yun nga po, May. Kaya nga natutuwa po ako ngayon. Hindi man natin kasama physically si Papa, alam ko pong nandito lang siya sa atin. Binabantayan tayo. Alam mo, Marivic, tuwa talaga ako sa'yo. Napaka-matured mong mag-isip. Pero ma, aminin nyo, parang baby pa rin ang itsura ko, no? Oo naman. Parang hindi ka na nga lumaki eh.
Pero kahit na petite ka, eh, bawing-bawi naman sa ganda. Ma, nakakaya sa akin. Sinabi niyo pa, ma. Kain na tayo. Ano mga pagkain po pala yung hinandaan niyo, ma? Bukod kasi sa soft drinks, eh, wala na po kong alam na hinandaan niyo. Sabi niyo po kasi surprise, eh. Alam ko magugustuhan mo itong hinanda ko. Tara! Wow! Leche flan! Tapos may halayang ube pa. At may chocolate cake pa. Eh, teka, ma. Puro naman po matatamis to, eh. Okay lang ba to sa atin? Mamaya naman kasi kakain tayo sa fast food, kaya pagsaluhan muna natin tong masasarap na desserts na ginawa ko. Napapansin ko po, ma, nahihilig po kayo sa matatamis. Hindi naman masyado. Tara, kumain na tayo, anak. Marivic, halika, nakakain na. Ano pong food, ma? Spaghetti. Tara, maupo ka na. Itong plato, tinidor mo. Ay, nahulog yung tinidor. Teka. Ako na pong kukuha sa ilalim, ma. Ma? Oh, bakit, anak? Ma, ano pong nangyari dyan sa paa niyo? Bakit po may sugat? Ah, wala yan. Ewan ko. Bigla na lang nangati, anak, yung paa ko nung isang araw. Tapos nung kinamot ko, ayan, ganyan na nangyari. Eh, ginamot nyo na po ba yan, ma? Oo, pero ewan ko ba, anak, parang hindi gumagaling eh. Eh, kailan pa po yan? Mga 2 linggo na, anak. Siguro, ma, dapat nyo na pong ipagamot yung sugat nyo sa paa. Baka po ma-infection yan eh. Naku, para saan pa kung ipapagamot ko to, diba? Alcohol lang, betadine lang ang katapat niyan. Kaso gumaling po ba nung pinahiran nyo ng betadine? Hindi naman po, diba? Ma, nag-aalala po ko dyan sa sugat nyo. Ito naman, huwag kang mag-alala sa akin, anak. Kayang-kaya ni mama to, malayo to sa bituka, ha? Mama, gising na po ba kayo? Umaga na po. Hindi po ba kayo papasok sa trabaho? Mama? Anak. Uma, ano pong nangyayari sa inyo? May sakit po ba kayo? Anak, nangihihina yung buong katawan ko. Eh, teka nga, ma. Balik po ulit kayo sa kama. Alalayan ko po kayo. Ayan. Humiga na po ulit kayo. Pero anak, papasok ka pa. Absent na lang po ko, ma. Kailangan ko po kayong maalagaan. Sandali. Diyos ko po, lumalala yung sugat nyo, ma, sa kanang paa. At saka tinutubuan na rin po kayo na sugat sa kaliwang paa. Ma, hindi po kayo na-infection kayo? Kasi hindi nyo ginamot yung nauna nyong sugat eh. Ayokong pumunta at magpagamot sa doktor. Wala rin namang magagawa yan. Pero ma, kailangan po nating malaman kung ano po yung sakit nyo. Basta ayoko. Ay, ma, nag-aalala na po ako sa inyo. Anak, kaya ko to. Kaya lang ako nagkasakit kasi na-overfatigue ako. Anak, pumasok ka na. Sayang din yung attendance mo at saka ang dami mong mamimiss na lessons. Lakad na. Ma, mas mahalaga po kayo sa akin. Kailangan niyo po ako makasama ngayon. Lord, ano po bang nangyayari sa mama ko? Pakiusap po. Sana gumaling na po siya. Pakiusap, huwag niyo po siyang kukunin sa akin. Pakiusap po, Lord. Marivic, anak. Gising na po pala kayo, ma. Nagising po ba kayo ng pag-iyak ko? Anak, ayoko nakikita kang umiiyak. Lalo ako manghihina niyan. Sige ka. Ma, kailangan nyo na pong dalhin sa ospital. Kasi hindi po kayo gumagaling. Mag-iisang buwan na po kayong ganyan. Anak, ayos pa ako. Kaya ko pa. Huwag nyo naman po kong lokohin, ma. Alam natin na hindi po kayo ayos. Tignan nyo po yung itsula nyo. Noong 1 linggo, minamanas yung buong katawan nyo. Ngayon, namamayat na po kayo. Pero yung mga binti nyo po, magang-maga at halos hindi nyo na po makikilos. Bukod dun, parang may lumalabas na mabahong likido po dun sa sugat nyo. Yan may nasabihin yung ayos kayo, ma? Anak,
paano ako magpapadoktor? Wala naman tayong pera. Naubos na lahat ng naipon ko sa bangko. Hihingi po tayo ng tulong kina Tito Renzo at Tita Vicky. Madali naman po silang lapitan eh. At sigurado akong tutulungan nila kayo. Sige, kontakin mo sila. Baka sakaling matulungan nila tayo. Ma, buti naman at nagkamalay na po kayo. Ano? May resulta na ba? Ano yung sakit ko, anak? Nakausap na po ni Tita Vicky yung doktor. Ma, may diabetes daw po kayo. Hindi ko na po alam yung ibang detalye. Basta ang natatandaan kong sinabi niya, malala na raw po yung sakit niyo, ma. Anak, wala na tayong pera para sa mahabang gamutan. Kaya hayaan mo na lang akong mamatay. Ma, hindi po. Hindi po kayo mamamatay. Hindi po. Ma, pakiusap po. Huwag na kayo magsabi ng ganyan. Anak, kailangan mo nang tanggapin yung patotohan na, na hindi magtatagal yung buhay ko. Marivic, anak, sakaling mawala si Mama, nandyan naman ang Tita Vicky mo para tulungan ka. Hindi po, Ma. Hindi po kayo mamamatay. Gagaling po kayo, Ma. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Pakiusap ko lang po sa inyo, Ma. Maging matatag po sana kayo. Ma, huwag niyo po kong iiwan, please. Please, hindi ko po kakayanin kapag nawala kayo, Ma. Mahiga na po kayo dito, Ma. Salamat sa pag-alalay mo sa akin, anak. Sa wakas, nandito na rin tayo sa atin. Pero, Ma, hindi pa po kayo magaling. Huwag po kayo mag-alala. May mga gamot na ibinigay sa atin sina Tita Vicky at Tito Renzo. Siya nga po pala, Ma, sa kalagayan nyo. Kailangan nyo po talagang may tagapag-alaga eh. Kaya nagdesisyon na lang po akong tumigil sa pag-aaral para alagaan po kayo. Ganun ba, anak? Pero anak, sayang naman yung pag-aaral mo. Ma, katulad po ng sinabi ko, mas mahalaga po kayo. Pasensya ka na, anak, kung nagiging pabigat ako sa iyo, ha? Hindi po kayo pabigat sa akin. Sabi nga po ng teacher ko, walang katumbas ang paghihirap ng isang ina sa kanyang anak. Kaya itong ginagawa ko, wala pa po ito sa kalingkingan kung ikukumpara sa lahat ng mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Salamat, anak. Napakaswerte ko at napunta ka sa amin ni Enrico. Basta, Ma. Simula po ngayon, ang isipin niyo lang po ay magpalakas. Ako na pong bahala sa inyo. Kaya mo ba, anak? Kakayanin ko po. Basta para po sa inyo. Ayan, Ma. Tapos ko na po kayong paliguan. Mamaya, lilinisin naman po natin yung sugat nyo, ha? Salamat, anak. Inagampanan ko lang po yung tungkulin ko sa inyo. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Ako tong nanay mo. Dapat ako yung nag-aalaga sa'yo. Hindi yung anak ang nag-aalaga sa nanay. Napakabata mo pa para maghirap ng ganito. Kahit po mahirap, eh masaya po ako sa ginagawa ko, Ma. Ano po bang gusto niyong pagkain mamayang tanghali? Bibili po ako sa palengke ng pagkain. Kahit na ano, ikaw nang bahala. Gusto niyo po bang magluto ko ng lugaw? Sige, anak. Total, naturoan ka naman ng Tita Vicky mo magluto, di ba? Ma, patatayuin ko na po kayo tapos tutulungan ko rin po kayo magbihis. Anak, may itatanong ako sa iyo. Ano po yun, Ma?
Galit ka ba sa mga totoo mong magulang? Hindi po ako galit sa kanila kahit na iniwan pa po nila ako. Una sa lahat, hindi ko naman po sila kilala eh. Pangalawa, naiintindihan ko naman po ang rason kung bakit nila ako iniwan. At saka kung tutuusin, mabuti pa nga yung ginawa nila. At least nakilala ko po kayo ni Papa. Mabuti naman kung gano'n, anak. Ayan, napunasan ko na po kayo. Tara, alalayan ko na po kayong pumunta sa kwarto nyo. Eto ma, ubusin nyo na po ito. Nabusog po ba kayo, ma? Oo, anak. Busog ako. Salamat. Ah, Marivic. Bakit po, ma? Kung sakaling mawala na ako, sana hanapin mo pa rin yung tunay mong magulang, ha? Kung gusto mo, pumunta ka ng Iloilo. Alam kong nandoon pa at buhay pa yung mama mo. Talaga po, ma? Iba pa rin yung makita at makasama mo yung sarili mong magulang. Maipapangako mo ba yan sa akin? Sige po, ma. Hahanapin ko po yung tunay kong ina. Pero hindi po kayo mawawala. Wala pong mamamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwan eh. Hindi kita pababayaan. Anak, halika nga dito. Mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo yan. Sige na, anak. Matutulog na muna ako, ha? Diyan na po kayo matutulog, ma? Oo. Hindi ko na rin kasi kayang umakyat eh. At saka, malambot naman tong sofa natin. Sige po, ma. Kung yan po yung gusto nyo. Mukhang himbing na himbing sa pagtulog si Mama. Sasamantalin ko na yung pagkakataon na maglalaba at makakapagluto na ako ng almusal. Gigisingin ko na lang siya kapag ready na. Tao po! Tao po! Uy, Bea, ikaw pala. Tuloy ka. Napasyal ka, ha? Ano kasi, pinapunta ako ng advisor natin dito. Gusto kang kumustahin. Halos dalawang buwan ka na hindi pumapasok sa school. Inaalagaan ko kasi si Mama eh, kaya nag-decide na lang akong tumigil lang sa pag-aaral. Sayang naman. Marivic, yung mama mo, natutulog lang ba? Obvious ba? Para kasing amputla niya, tapos ano eh, parang antigas niya. Hindi kaya patay na yung mama mo? Gisingin mo nga. Ma? 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 Bea, malamig na si Mama. Pahawak nga. Oh my God, patay na ang mama mo. Wala na siyang pulso. Marivic! Ano? Ma! Gumising po kayo! Ma! Ma! Pakiusap, gumising po kayo, ma! Ma! Lalabas lang ako para humingi ng tulong sa mga kapitbahay niyo. Ma! Ma, gumising po kayo, pakiusap! Huwag niyo po akong iiwan, ma! Mama! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kurukuro sa anumang drama meron ng buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Number one, SM Radio Station.